Hello mga kalab on, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe and click the button bell para updated po kayo sa mga bago kong video. So okay, yan mga kalab on, may bago po akong content. Ito po ay maganda. Ito po ay about sa ating Iski Chairman. Hi! Yan, ayan ang ating Iski ng Maliwanag. Yes. Kaya halika't pakinggan ninyo ang ating interview kay Iski Noy niya. Ayan, excited na ako sa interview na yan. Ano ba yan, Miss Kalab On? Okay, so don't forget to subscribe ha, Kalab On Vlogs. Okay, Iski Noy, isang magandang gabi. Magandang gabi. Okay, so ang first question natin ay, ano ang naitutulong mo dito sa ating barangay? Ayan. Napakagandang tanong. No? Yes! Correct! Totoo, promise. Ano tayo ha? Hindi to confidential. Ito ay ano, wow! Personal lamang mga ka-love. Or... ito lamang ay kasagutan na may katotohanan. Mm-hmm. At ang iba naman ay, syempre, parang medyo-medyo lang. Go! Okay. Ano sagot mo yan, Iski, sa aking katanungan? Siguro, ang masabi ko lang dyan sa katanungan na yan, ano itutulong ko? Yes. Siyempre, as a committee on sports, mm-hmm. Nakaranas tayo dito ng palaro, di ba? Yes! Miss Kalab ko. Mm-hmm. Totoo yan. Naging ano ako dyan. Assistant. Organizer. Yes. Mm-hmm. Nagkaroon tayo dito ng paliga sa aming barangay. And then, ngayon, kung mapapansin nyo, Kalab On, yes, may, mayroong Linggo ng Kabataan or tinatawag na LNK. Yes. Buong mansalay po yan, Kalab On. So, perfect! Gusto ko lang naman na pabigyan yung kagustuhan or yung hiling ng ating mga kabataan mm-hmm. na kung saan ay para makapaglaro sila, may pakita ang kanilang galing sa larangan ng sports. Wow! Very yan. Good! Meron tayo basketball at volleyball. Wow! Yan. Ayan yung kanya mga ano na itutulong dito sa Barangay Maliwanag. At syempre, ang pangalawang question natin ay, gaano ba kahirap bilang isang Iski? Ay, sobrang hirap. Wow! Kasi ganito yan. Para sa akin okay. Talaga ay napakahirap talaga ang pagiging isang SK chairperson. Mm-hmm. Bukod sa maraming bashers, puro kamalian na talaga ay nakikita sa akin. Yes. Kumbaga, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong pakulo, gawin mo, ginagawa mo yung trabaho mo as SK chairperson. So, hindi naman natin may iwasan na mabash. Totoo yan. Yes, bilang isang vlogger kasi naging organizer ako dito at naging assistant ako ni Iski Noy. Di ba yung nagkaroon tayo ng Miss Maliwanag 2022 na kalaang buwan? Mm-mm, tama. So marami talagang bashers. Alam niyo naman ang buhay politiko. Yes. Napakahirap. Hindi talaga maiwasan yan yung mga ganyan mga kapag igit ka, pikit. At kaya nagpapasalamat naman talaga ako sa friendly ko. Yes! At thank you so much din. Kung sana, pinagtatanggol niya naman ako. Kasi siya lang talaga. Wow! Pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Correct! Yes! At kaya malaki ang utang na loob ko talaga sa kanya. Totoo yan. Ano yung disco? Yes. Okay, thank you so much. Nakatukwestiyon na po tayo. Okay. Ang pangatlong katanungan, ito ay... about sa mga ano yung sa bawat assembly ano yung naging pakiramdam mo kapag
tuwing assembly. Ayan, tuwing assembly day or meeting ng pangkalahatan, ako'y nagagalak, natutuwa, dahil excited ako na sabihin sa tao yung kung ano yung mga accomplishment report ko this ngayong 2022. So, kumbaga na ipapahayag ko doon kung anong mga programs ang natapos ko ngayong 2022. Yun talaga yung kumbaga yung excitement talaga. Wow! Very good! So, okay, next katanungan naman tayo, pang-apat. Hanggang limang katanungan lang po yan. Ang pang-apat na katanungan ay... Okay, dito tayo, pang-apat. Ang pang-apat ay sapat ba ang pirang pinapasahod sa iyo? Para sa akin, hindi. Kasi marami naman mga paperworks na kumbaga ay yung pagod, puyat, yung mga reports. Yes. Na kailan tapusin, minsan hindi pa talaga natatapos. Alam mo yun, kumbaga sa halagang 5,000 something yung natatanggap kong sahod, ay napakahirap. Hindi naman ibig sabihin na 5,000 ay tumatanggap lang ako buwan-buwan ng sahod na, di ba nga sa komento ng iba, na sabi ay may sahod lang ng sahod. No! Diyan po sila nagkakamali. Oh, correct. Estudyante din kasi siya. Yes, yes. Mahirap. Si Skin Royal, estudyante yan. Kaya alam naman natin kung kaano kahirap ang maging isang estudyante at maging isang skin. Ramdam nyo yan. Diyos ko, mga kalabon, ha? So, okay, last question. Natural lang bang itingga ang sahod ng skin? Para sa akin, hindi. Bakit? Kasi kailangan ko yun as a working student, yung pinapaaral yung sarili ko, siguro naman dapat ibigay talaga nila yung dapat para sa akin. O bakit nga, parang may ganyan ako. Kung baga may mga reports akong hindi natatapos or hindi ko na ibigay siguro, or siguro na ibigay ko, pero ay naiwala. So wala akong magagawa kung dinala nila, di ba? Ah, sila nagwala. Hindi ko sure, pero parang gano'n na nga. So okay, ayan, hindi naman natin masabing sila talaga yung nagwala. Kasi nung una, nung mga August, siguro ang nagpa-hold ng sahod ko, si Kapitan talaga. Okay. So yung ngayon kasi meron pa, pangalawa. Si Tras naman ngayon, yung October, so napakahirap talaga. Wow. Para sa akin, Skin, ha, ang aking suggestions lamang para sa mga ganyang mga katanungan or mga sagot mo ay parang hindi okay or hindi siya tugma, hindi siya kaaya-ayang pakinggan na i-hold ang sahod ng isang Skin. Sapagkat sa buhay ko, ngayon ko lang narinig ang pag-hold ng sahod sa isang Skin. Para sa akin, mali po talaga yan. Okay, thank you so much. Thank you so much sa iyo, ha? Next time ulit. Okay, ayan mga kalab. Oh, don't forget to like, subscribe, and share. Thank you so much. Again, I am Rolyn Mortalgaa. And I am Noriel Silanga Mateo. Okay, goodbye mga kalab. On.